nawala lang yung internet natin, nawala kayo agad dyan. Di ba? Oo, mamaya kaya naghanap nga kami ng costume eh. Eh, nalaman-laman ko ang balita ngayon, may nakarating sa akin. Ito ha, speaking lang of Samber Sosa. May reklamo pala si Samber Sosa. Meron pala siyang iniindang, no? Meron pala siyang hinanakit sa Manila. Kasi matagal na di umano ha, nakarating sa aking chismis. Ang chismis ha, disclaimer lang. Ang chismis minsan totoo, minsan hindi. May nakarating lang sa akin, di umano. Question mark. Na ano daw, matagal na daw kumuha ng permit at saka, basta may nag-comment ha, nabasa ko, nakarating sa akin chismis. Matagal na daw gustong kumuha or actually matagal nang nag-apply, no, itong si SB, no, ng permit and then para mag-open siguro ng store, ng Maserati store sa City of Manila, 'di ba? Hindi lang pinayagan, kaya yun siguro ang kinainis niya na matagal na daw kumuha siya ng mga dokumento, matagal na daw yun, hanggang ngayon hindi daw naibigay sa kanya, matagal daw ang proseso. So, kaya nga siya tumakbo. Ito ha, simple lang. Tatakbo kang mayor ng Maynila, tapos yung plataforma mo, iisa lang. Sure ka ba talaga na tatakbo kang mayor ng Maynila para sa mga senior citizen? Or tumakbo kang mayor ng Maynila para sa sarili mong interes? Diba? Kasi ang pagkakaalam ko, noon mo pa yan kinikimkim, galit mo kay Yorme at kay Hani Lacuna kasi hindi ka binigyan ng permit. Diba? Noon pala daw niya, doon pa siya kay Isko at kay Hani Lacuna na nag-apply daw siya ng permit and then mga documents, hindi daw siya binigyan. Kaya ang rason, tatakbo siyang mayor. Pero ang dinahilan niya, tatakbo siyang mayor para tulungan ang mga senior. We, ikaw ha, tatakbo ka ng mayor, tapos ang plataforma mo, senior citizen lang, eh paano naman yung mga PWD? Paano naman yung mga single parents? Paano naman yung mga student? Diba? Yes po, John Paul Iran, marunong po ako magbisaya. Ma'am Patty de la Cruz, ayan, Ma'am Laura, ayan, Vuelvo. Good evening po, Sir Kent, at sa lahat ng team Palaboy. Ingat kayong lahat dyan. Salamat po. Diba, Tol Rocky? Oo, di ba? Senior citizen lang daw, si SB. Eh, paano naman yung mga PWD? Paano naman yung mga single parent? Kaya nga eh. Paano yung mga estudyante? Oo. So ngayon, senior citizen lang ba nangangailangan? Ngayon, ang single parent, kung meron yung senior citizen na nanay, kung walang trabaho ang single parent na merong nanay na inalaga ang senior citizen, saan sila kakainin nun? Di ba? Si Yorme, overall. Si Yorme, pangkalahatan. Hospital for senior citizen and solo parents, students, mother and father. Schools for students. Hospitals, lahat na yon. For senior citizens. Yeah? Ano pa? Food packs, pangkalahatan. Di ba? Napakadami. Kapag sinabi mong Yorme, marami. Kapag sinabi mong SB, hindi ko alam. Di ba? Di ba? Tama ba ako, mga kababayan? Kapag sinabi mong Yorme, marami. Kapag sinabi mong SB, huwag silbi. Ano lang? Di ba? Kahit ito ha, napakasimple. Kahit bali-baliktarin man natin ang mundo ng politika sa Maynila, hindi kayang lagpasan at hindi kayang i-take over or mag-overtake si SB kay Yorme. Kung talagang si SB para sa Manilenyo, kung talagang si SV para sa senior citizen at kung ano pa yan, bakit nung pandemya wala siya? Di ba, mga kababayan? Bakit nung pandemic wala siya? Si Yorme, ako mismo magpapatunay. Si Yorme, city councilor pa lang yan. Kasama ko nang lumangoy sa baha yan. Ako mismo magpapatunay kasi kasabay kong humawak at humila ng lubid yan. Hindi nyo may tanggi yan.
Si Yorme hanggang sa naging vice mayor, kasabay ko pa rin humila sa lubid sa gitna ng bahaya na hanggang dibdib. Si Yorme, kasabay ko rin niyang pumatay ng sunog, no, nung siya ay mayor. Kaya hindi niyo maitanggi. Nakakita kayo ng mayor, bumubuhat ng balde, nagtatapo ng tubig sa nasunugan. Oh, yung ibang mayor dyan, oh, bago aapak sa putik, may pulis na bodyguard, may personal bodyguard, ah, meron pang mga sniper kasama. Oh, si Yorme, magulat ka, hating gabi nagdadrive ng taxi. Naninita ng mga estudyante na hindi pa umuwi sa kanilang bahay. Alam nyo, hindi binalita sa TV yan. Si Yorme, nagkunwaring driver ng taxi. Sir ba yun? Oh. Yung babaero. Yung DJ ba yun? DJ mo Twister? Hindi naman ako naninira, totoo lang. Sa tingin nyo kung walang pera si Samber Sosa, magustuhan ni Rian yan? Hindi. May pera lang. Ah, taga Cebu pala si John Paul Iran. Ay, may gabi diya sa Cebu, ha? Uy, mag-amping yun mo diya sige sa Cebu ba? Kay, alam nyo naman, may bagyo. O, DJ mo, nabuntis siya nun. O, kaya nga, isa lang talaga masasabi ko, hindi yan papatol ko, umapasok sila kasi dahil sa negosyo. Actually, may negosyo po siyang Maserati luxury car. At actually, Maserati Philippines, dalawa pa lang yata, San Juan and EDSA. Iniwan si DJ mo. Ubus na yata pera eh. Sir Miguel Villegas. 'Di ba? Oo. Oh. Kaya ano, 'di ba nagka-ano din yan sa babae? Oo. Nga siya ni DJ mo noon eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, Diyos mio Marimar. Oo. Milk tea, malamig ba? Yes po, Ma'am Lovely, super lamig. Napunta lang ako dun sa tindahan, naging Muslim na ako. O, nandito sila. Tsaka ipakita ko sa inyo si Tol AC, nandito siya ngayon. Makikita mo po siya ngayon, no? Si Tol AC sigaw. Ang walang iba kundi Iskonians. Tol! Tol AC, may nakarating sa aking balita. Kaya pala, gusto ba? Ha? Oo. Politics. Kaya pala gusto ni Samber Sosa pumasok pagka mayor ng kasi may negosyong ipasok. Ayun. Maserati. Luxury car. Ilang beses na daw siyang nag-apply kumuha ng permit, hindi binigyan. Eh para pag ano siya? Pag siyang naging mayor, libre na, may kickback pa. Tapos yung yung permit, yung BIR nga. Oh, diba? Tapos pangalawa. Pangalawa, ganun pala yun. Sa tingin mo, mamahalin siya ni Rian kung wala siyang pera? Ay, hindi, no. Kamukha ni Jetro yun. Noon, galing mo, demonyo. Tsura nun. Diba? Ako, walang retoke to. Sa tingin nyo, mahalin to ni Rian Ramos? Hindi, wala ko pera eh. Yan ang totoo. Kaya, sa totoo lang, si Sam may retoke yan, baba, ilong. Dugo lang original dyan. Hindi naman ako naninira eh. Kasi kung tignan nyo yung mukha niya noon at mukha niya ngayon, magkaiba na. Oo. Diba? Kaya ako na nagsabi sa inyo. Diba? Oo. Hindi naman talaga pogi, Ma'am Ficino. Oo. Diba? O, Ma'am Patty de la Cruz, upo lang po muna. Ako dito, ay, Diyos mio Marimar, anak ni Jesus de Adan. Oo, kaya sabi ko nga sa inyo, ganun talaga ang katotohanan sa buhay. Diba? Oo, Ma'am Patty de la Cruz, Ma'am Ficino, John Paul Iran from Cebu. Ayan, pa-shoutout Rafael Fernandez Rosalijos from Cebu. And may galab shoutout po Rafael Fernandez Rosalijos from Cebu. And nandito po tayo sa Maynila, God first, di ba?
Oo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ganun po katotoo. Oy, Mama ni TV Vlogs, may galap shoutout. Hindi ako makapaglagay ng jacket. Ngayon lang kay cellphone lang ang gamit natin. Mumurahin lang kaya yung ating gamit na cellphone. Kaya, maingay yung mga palaboy sa Boracay. Oo, Ma'am Ficino. Naku, ngayon, abangan nyo, may KKT kami. Talagang aabangan nyo po. Kaya, naku, oh, Diyos ko. Ako, hindi ko nag-ano ha, nagsasabi, pasensya po kayo ha, anong oras po kikitin niyo Daddy Ken, sabi ni Ma'am Elidel Balseta. Ano po, mamaya-maya po. Uy, pasensya kayo ha, huwag kayo umalis dyan.